Magandang gabi po sa inyo, Alexander Lexter Jules, na pabalik para sa inyong, nako, almost midnight update dito sa Dubai. But yes, it was a long day na wala tayong update about Maymay Entrata, kahit na maraming nangyari sa buhay ni Maridel Maymay Entrata. Kaninang umaga, nakita natin yung upload about Maymay having the nice time sa Dahilayan Park. Dyan sa may bukid noon. And hindi nag-iisa si Maymay kasi kasama niya ang kanyang mga kaibigan at magpipinsang si Javien, si Isabel, Patricia Cañete, and I think kasama si Mama Ludy. Kasi nga sa picture ni Mama Ludy and Maymay, nandun sila sa gitna ng mga malalaking punong kahoy, of which doon din nangyari yung galaan ni na Maymay, Javien, Patricia, and Isabel. At hindi sila lang, kundi kasama rin nila mga kaibigan nilang, dati pa nilang kaibigan. And so, sabi ni Maymay, dreamers, when your idol can maintain friendships outside showbiz with people she knew much longer before we met her, no amount of group chat gossips and invented stories can prove that she had been faking her kindness and humility. No one can change my mind. Yan ang sabi ni Maymay Dreamers. As you can see, sobrang saya po ng mga magkakaibigan na gumala sa bukid noon, Forest Park. May drop zone, may zipline, at marami pang ibang ginawa sila. Nako, ilang araw kaya ang stay nila dyan, at ang dami nating nakitang mga short clips na kung saan nakikipaglaro itong si Maridel Maymay Entrata sa kanyang mga kasamahan, just like the old days maybe, ganyan siguro yung laro nila noon. And then nag TikTok sila sa account ni Isabella Lescent. And then of course yung video na kung saan kinantahan ni Maymay at ng mga magpipinsan ang kanyang mamaludi sa kanyang mamaluti sa kanyang birthday. And talagang makita mo kung gaano ka close itong si Maridel Maymay Entrata sa kanyang mamaluti. For sure na mention din nila si Papa Joe that time. Pero yes, mga kaibigan, hindi na talaga natin na masabi ang mga panahon, 'di ba? Parang kailan lang ay pumasok si Maymay sa PBB, at ngayon nga 6 years na ang nakaraan, at eto, successful na si Maridel sa kanyang pangarap, and hindi pa rin siya nakalimot sa mga bagay na kung saan siya nagsimula. O diba, bumalik siya sa kanyang pamilya, mga kaibigan, after 6 years, at hindi niya nakalimutan ang mga yon. Bagay na nagpapakatotoo sa isang Maridel Maymay Entrata, na kung saan masasabi na usap-usapan kasi ngayon sa social media itong mga artistang naging fake sa loob ng bahay ni Kuya. At nung lumabas ng bahay ni Kuya, ay ibang tao na. But then, marami ang nagpapatunay na si Maridel Maymay Entrata is the same person na pumasok sa bahay ni Kuya. Kaya, narito mga kaganapan ng mga ginawa ni Maymay kasama ang kanyang mga old friends, na kung saan I think it's been a while na hindi niya nakasama ito. After pandemic, ito lang yata yung panahon na magkasama sila. Ang sabi ni Rose Yeji, pagtapos makita ang photos, ilang photos ni Inday, baka gusto mo daw magpa-treatment na uli ng hair mo. Medyo fried na siya. Sorry, blinded nga fan pala ako. At saka meron pang may sabi na yung pagka hindi mahilig magsuklay ni Maymay, nagawain niya sa bahay ni Kuya, ay hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ni Maridel Maymay Entrata. Kasi kung minsan parang wala talagang pakialaman si Maymay how she looks like, not unless na lang kung ang event na pupuntahan niya napaka social, ay talagang keber ang isang Maridel Maymay Entrata kung anong looks niya. Kahit alam naman niyang makikita siya sa social media, pero wala siyang pake. Kaya nung kinantahan si Mama Lorna ng happy birthday, na kung saan magkasama sila ni Mama Luna, Mama Ludy,
na magkasama silang bumaba ng hagdan, doon nakita ng iba na, uy, si Maymay. Si Maymay pa rin ni Big Brother, na para bang nasa bahay lang siya ni Kuya. Sa totoo lang, favorite nga din niya ng management eh. Lahat ng meron si Maymay, binigay din sa kanya. Yun nga, she can't deliver. Bano mula ulo hanggang paa. Pinakanta, naggalat, pinasayaw, din nag-strive, matuto, laging natalbog. Ganda-ganda ng ginawang image, di mapanindigan. Fake kasi. So yan yung mga nakita nila na when Maymay is doing the same thing eh. When Maymay is acting the same and treating her friends the same, may mga tao daw na hindi naging consistent. And that is, hindi ko na pangalanan, sila na lang magpangalan at ayokong pangalanan kasi ang alam ko, kaibigan rin ni Maymay yan at minahal niya yan sa bahay ni Kuya. So, let the people judge, pero ang alam ko, Maymay is not thinking like that kasi ang alam ko, Maymay is makadiyos, so malayong mangyaring magja-judge siya. Nasaktan si Maymay siguro dahil magkaibigan sila, pero I think hindi ganun kalalim yung sakit, kung kaya hindi ni minsan natin siya maringgan ng kung anong-anong bagay about her friend. But and yes, ang daming mga hindi magandang salita na nabasa natin, pero huwag nating tabunan yan sa mga kasayahan na nangyari sa bahay ng mamaludi ba niya yon or sa vacation ba yon na bahay, or baka may bagong bahay uli si Maymay dyan sa bukid nun. Ako, ito si Maymay talaga. Mas gusto kong maipasok sa isipan ng mga fans niya ngayon kung gaano siya kasaya sa mga oras na ito kasama ang kanyang pamilya, mga kaibigan, mga old friends, mga non-showbiz friends, at gusto kong i-enjoy niya lang yon habang nasa bukid nun siya. The moment she goes back to Manila, it's going to be another set of friends na naman ang haharapin ni Maymay. Pero yes, there was this once in Twitter, meron siyang message sa management. Ang sabi niya, it is in English, mga guys. Ang sabi niya dito, this is just a suggestion for the management. One potential concept for sana lang the management take this seriously, and then sana lang maintindihan ng management ang gustong ipabatid ng writer na ito about Meridel Maymay and Trata, about TV series and about her career. Ang sabi dito ng isang writer na ito, kung sino man to, he or she is suggesting this one. Just listen, it is English guys, kaya alam ko maintindihan nyo naman, pero dire-diretso natin basahin to. One potential concept for a TV series featuring Maymay and Trata could be a romantic comedy drama that centers around her character's journey as a struggling artist trying to make it in the entertainment industry. In this series, Maymay's character could be a talented singer and dancer who dreams of becoming a big star but faces numerous challenges along the way. She could come from a humble background and have to balance her passion for music with the pressures of supporting her family and making ends meet. The show could explore Maymay's character's relationships with other aspiring artists, industry professionals, and potential love interests as she navigates the competitive world of show business. Dagdag niya pa. The series could also incorporate elements of comedy, highlighting Maymay's natural charm, wit, and comedic timing. As she navigates the ups and downs of her career, Maymay's character could find humor in the most unexpected situations, providing audiences with plenty of laughs along the way. Overall, this TV series concept could provide a platform for Maymay and Trata to showcase her talents as an actress and performer
while also entertaining audiences with a fun, relatable, and inspiring story about chasing your dreams. Ang alam ko, may ganitong istorya ang nangyari kay Sharon Cuneta noon with Cherry Hill na kung saan talagang sinaktan ng maraming beses itong si Sharon Cuneta na Cherry Hill at sinabing, "You are nothing but a trying hard copycat." Ah, diba? Tapos sabay sampal. Parang ganun ang flow ng story ng isang writer na ito na kung saan I think he or she is plotting a story about a, of course, dream chaser bang masasabi natin. Na kung saan gusto niya abutin ang mga pangarap niya pero hindi sa masyadong broken-hearted na paraan kundi sa isang comedic way of reaching her dreams na kung saan makita yung personality ng isang Mary Del Mar Mantra tao, di ba? Kung mangyari yan, wow, what a story it could be, o di ba? Just for now, yan po ang ating update about Mary Del Mar Mantra tao. And sana more videos pa ating makita and more sweet moments with her friends at Mama Ludi para ating maramdaman ang kasayahan na bit-bit ng mga photos and videos na ibabahagi nila sa atin. Alexander Lexter Jules, magandang gabi po sa inyong lahat.